Kamusta mga katagumpay? Anong balita sa inyo at balita sa atin? Ngayon ay marami kasi nag-PPM sa atin na ano daw ba ang ginagamit natin sa motovlog. Guys, maraming salamat sa pagsuporto sa channel natin. At kung ngayon ka pa lang nanonood sa channel ko, please click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Ngayong araw, mga katagumpay, ay i-reveal ko na kung ano ba yung mga ginagamit natin sa motovlog, kung bakit tayo nakakapag-motovlog. Ngayon, kung bago ka pala mag-i-search sa motovlog, ito yung video, mga katagumpay, na makakatulong sa'yo. Okay? Recently, mga katagumpay, maraming nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung ginagamit ko na camera at helmet sa motovlog. Bago pa lang tayo nag-motovlog, pero may mga vlog ako napanood na minimalist, kaya ginaya ko sila. So guys, ito yung saktong-sakto na hindi magastos na mga equipment sa motovlog. At sinisigurado ko sa inyo, mga katagumpay, na ito ay ang video na hinahanap nyo na sigurado makakatulong sa inyo para makapag-start kayong mag-motovlog. Okay, so guys, maraming salamat nga pala. Hanggang ngayon, wala pa rin pangalan yung NMAX natin at nandun siya sa labas. Nagkaroon lang ng konting problema sa ating OCR at mukhang matatagalan pa rin. Pero ngayong araw, itong video natin ay i-reveal ko yung mga ginagamit ko at yung mga gagamitin pa natin sa mga susunod nating video. Alright? So, tapusin mo itong video na to at siguradong bukas makalawa ay makakapag-vlog ka na. Okay? Peace! This is your man! JTV again! Heel Morales! So guys, ito na. Papakita ko muna sa inyo syempre ang ginagamit natin na helmet na sabi ko nga sa inyo, affordable na mga helmet na ginagamit ko. Mga helmet. Helmet pa lang pala kasi isa pa lang yung nagiging helmet natin. At ito ay regalo ng isa ring YouTuber na si Air Severino Story. So guys, bumili ako ng isang large na helmet na antatak ay HMJ. Ayan. Pero dun sa kabila, mga tol, nilagyan ko lang siya ng KYT. Ayan, KYT logo para kunwari original siya. Kasi si KYT ang isa sa sikat na brand ngayon na namamayagpag bukod kay Evo. Pero Evo ay isa daw sa pinakamatibay at mura at affordable. Sa next video natin, pupuntahan natin yung tindahan ng mga helmet. At antay-antay lang kayo dahil wala pa tayong RCR. Pero guys, eto nga, tapos naka-shield ako. Ayan. Windshield din yata tawag dito eh. Itong cup na to. Ayan na style niya ay parang smoke para hindi mainit. Yun lang. Wala naman masyado ditong pag-uusapan. Full face lang siya, mga katagumpay. Yun lang. Tapos guys, nga pala, noong nagkaroon ako ng GoPro, meron akong pre, mga katagumpay, na mount dito, helmet mount. At hanggang ngayon, matibay siya. Okay? Yung mga free sa GoPro na parang yung tape niya, yung double-sided tape niya, napakatibay nun, mga katagumpay, dahil ito ay 6 or 8 buwan na itong nakadikit dito, mga katagumpay. Hanggang ngayon, matibay pa rin. Okay? Pero bumili ako sa Lazada, mga katagumpay. Ito, bumili ako sa Lazada nito nga helmet mount na ito. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nagagamit kasi balak ko kapag nagkaroon ako ng bagong helmet, mga katagumpay, sinamahan niyo ako dun sa shop. Pupunta tayo, ay ito ang ikakabit natin doon sa bago nating helmet na bibilhin. Okay? Pwede siya dito, mga katagumpay. Ayan. Nakaganan siya. Tataas natin to sa helmet, mga katol. Tataas siya natin dito. Tapos, itong tali ang itatali natin doon sa likod. Okay? Para hindi siya gumagalaw-galaw. Ito, ang presyo nito, mga katagumpay, ay hindi ako nagkakamali, ay nasa 200 to 300 lang. Okay? Pero hindi kasama yung mounted niya. Yung mga accessory niya. Okay? Hindi kasama yon. Nandun yun sa GoPro. Tapos, mga tol, itabi muna natin to. Full face to, ah. Okay? Hindi siya yung naaangat, mga tol.
yung gamit ko na camera, mga katagumpay, i-share ko lang din sa inyo. Ang gamit ko na camera ay GoPro Hero 5. Okay? Si GoPro Hero 5 Black, mga katagumpay, ay sobrang solid na dahil lahat naman ng GoPro ay solid naman talaga. So, ang setting ko dito, mga katagumpay, ay naka-flat ako. Setting ko flat, tapos naka-linear lang ako at 2.7 na frame per second. At ay naka 30 frame per second ako at 2.7K. Okay? So, yun lang mga katagumpay. At nga pala mga tol, share ko na rin sa inyo itong battery ko. Sa motovlog kasi mga katagumpay, kapag isa lang ang battery ng GoPro mo, sobrang bitin yon. Kaya nag-decide ako na bumili ng Telesin. Mga tol, ito yung tips ko sa inyo. Maraming brand doon. Merong Smarty, pero Telesin. Ito. Telesin ang isa sa pinakamagandang brand ng battery. Meron siyang dalawang battery na kasama at meron siyang charger port na kasama. Ang isang battery ay sa motovlog ko kapag nagvlog ako ay umaabot ng halos 30 minutes, 20 to 30 minutes ang isang battery. So pakat-kat naman kasi talaga ang motovlog kaya hindi mo mauubos yung dalawang battery sa isang content. Pero meron pa tayong isang battery dito na galing kay GoPro. Tapos guys, bumili rin ako ng dalawang 64 gig sa Lazada. Ito, nalipat ko lang siya ng lagayan para mas safe siya. Sa halagang 340 ang isa ng 64 gig ng SanDisk UltraDisk XC1. Ang binin nyo, tama-tama na yung kay GoPro. Okay? So mga katagumpay, dagdag tips ko lang din pala mga tol. Kapag ka naka-mount, ayan, naka-mount na itong nasa helmet natin mga tol. Tapos yung meron tayong lock dito. Ayan, dalawa siya. Ito yung lock sa may helmet, kung makikita nyo. Ito yung lock sa may helmet. Tapos meron lang siyang extension papunta dito sa camera. Ang ingay sa camera, okay? Tapos siya na yung mga tol, i-mount nyo dito. Nga pala mga katagumpay ha, baka magkamali kayo. Kasi ang mount, minsan ang mount ng mga YouTube motovlog natin, kaya nahuhulog siya. Hoy! Palagi na lang kayo nag-aaway ha. Nga pala mga katagumpay, maraming nagkakamali na YouTube motovlog na nagmo-motovlog na ang mount ng GoPro nila kaya nalalaglag kasi yung lock kasi dapat dito mga tol, dito kasi nakapasok dapat sa ano, dito papaganon, kasi yung iba nakaganto, nakaganyan, kaya may tendency mahulog. So kung ididikit mo yung GoPro mo na pataas na ganyan, yung lock niya nasa ilalim, so kahit kumalog-kalog siya mga tol, hindi siya matatanggal kasi nga yung force mo laging pababa, hindi naman pataas. So, didiin lang ng didiin yung lock niya. Okay? Ayan. Nga pala, mga katagumpay, kapag ka gumagamit kayo ng action cam, mas better na i-on yung stabilization niya. Kasi kapag hindi naka-on yun, kapag ka lumilingon kayo, sobrang bilis nun. Hindi niyo makikita sa video niyo yun. Sobrang parang ganun lang, pero hindi niyo makikita yung tao. Okay? Kung may ma-aksidente man kayo, wag naman, hindi nyo makikita agad-agad yung mga lumulusot. Kasi, mabilis din ang mga sasakyan. Kaya kung may stabilization ka, maiiwan yun. Makaka-capture niya lahat. Hindi masama, mga katagumpay, na mag-wide angle ng GoPro as long as hindi obvious. Kasi ang kasunod ng linear ay medium. Tapos may wide, tsaka ultra-wide. Kaya pinili ko si linear kasi mga katagumpay, sinilar yung isang pinaka magandang view, actual view na parang on-act siya. Paano ba i-explain yun? Basta parang SLR siya ang dating niya. Kasi yung wide, sobrang wide niya. Kapag pinapanood mo sa YouTube, parang dull na parang nagaganto na yung mukha niyo. Okay? Okay na yung linear na flat, tapos 2.7K, tapos 30 frames per second. Okay na yun. Ba't ako nagpa-flat doon sa GoPro ko? Nagpa-flat ako dun sa GoPro ko ng setting. Kasi kapag maglalagay tayo ng LUT, okay?
pwedeng ikaw ang masunod. Kasi kung naka-normal lang yung GoPro mo, pag naglagay ka ng lat, masyadong magiging ano eh. Yung exposure niya parang sobrang taas palagi. Okay? Parang OA na, over ano na siya, exposure na siya. So ito yung ginagamit ko mga tagumpay. Ayan. Ganan-ganan yung setup ko. Pwede ko siyang itaas, pwede ko siyang ibaba. Hindi siya natatanggal. Napakatagal na nito. Kung may original kayo mga katagumpay na GoPro na yung double-sided mount, pwedeng-pwede nyo yung gamitin. Pero, syempre, kapag tumagal ang panahon, may initan tsaka maaarawan kasi ito, bumili na kayo ng gantong reserva. Kasi, kapag ka nasa biyahe na kayo at nalaglag na to, kung wala kayong reserva, mahirap mag-motovlog. Okay? Tips to para sa inyo mga katagumpay, para tuloy-tuloy yung motovlog nyo. Okay? Sa mga susunod nating vlog mga katagumpay, maghahanap tayo ng box tsaka yung side mirror natin sa windshield. Yun ang ilalagay natin. Tapos, hahanap din tayo ng helmet natin kasi nga mid-class lang to. Hindi to pang long ride. Hahanap tayo ng mas maganda at mas matibay na helmet tulad ng Evo. Okay? Nga pala mga katagumpay, kung nanonood ko sa channel ko ngayon, please i-comment mo naman sa baba yung pinaka budget meal ng Evo at saan malapit dito sa Kabuyaw, Laguna na merong bilihan na Evo at pupuntahan natin yun. Shout out kita kung meron kang ma-suggest sa akin na bilihan. Okay, titingin tayo ng Evo na mas mura, siguro mga 4,000 pababa at bibili tayo. Alright, so yun lang sa ngayon mga katagumpay. Maraming salamat sa pagsuporta. Shout out nga pala kay Red Sweet Potato, kay Panda Vlog, kay Team Panda Vlog, kay Noko na Paputok, kay Severino Stories, Bandan Daniel. Subscribe nyo sila mga katagumpay at lahat ng motovlogger natin dito. At ride safe palagi. At maraming salamat sa pagsuporta. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi sa mga adventure natin. Happy Sunday mga katagumpay. Ingat kayo palagi. This is your man, JTV again. Hingang malalim. And peace. And peace out. Ride safe. Woo! Sarap talaga ng motovlog mga tol. Siyempre, ride safe lang tayo. Okay? So, yun lang ang balita natin ngayon mga katagumpay. At sobrang saya dahil nandyan ka pa rin at nanonood pa rin sa aking YouTube channel. At maraming salamat. At dito ko natatapusin mga katagumpay itong vlog natin. At pinabati ko ang lahat ng team katagumpay. Shout out sa inyo. Siyempre, hindi ko kayo kakalimutan. Maraming salamat sa pagmamahal. At huwag niyo kakalimutan mag-comment sa baba at sabihin ang review ngayong araw na vlog natin. Maraming salamat sa tiwala. Palagi ko kayong mamahalin. This is your man, JTB again. Hingang malalim and peace out. Woo!